At tanong ko to na karamihan sa akin sa MCR na anong pinakamagandang gamitin? Hi guys! Good morning po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Well, ngayon sa amin, naka-MACQ na naman kami. And pahirapan na naman tayo lumabas. Actually, hindi naman po talaga kami lumalabas. Minsanan lang. Naka-upload ko lang ng videos. No? Pero before mag-MACQ pa yung before MACQ pa yung video na yon, pinagsama-sama ko lang po. Pero minsan lang talaga yon. Okay, ngayon po, okay, before we start, don't forget to subscribe my channel, Pamilyang Dinumero, para hindi po kayo mahuli, hi baby ko, para hindi po kayo mahuli sa mga videos na gagawin po namin, iba-iba po siya, pero more on DIY, at kung walang magawa yung kami-kami lang. Okay, ngayon, yung gagawin ko pong videos is, at tanong po to ng karamihan sa akin sa MCR na anong pinakamagandang gamitin na tool fabrics pag gumawa tayo ng tutu dress or tutu skirt sa mga pang DIY. Okay, depende na ako sa base sa experience ko na gumagawa din ako ng tutu dress. Depende yan sa bata. Yes, first ang iisipin po natin is depende yan sa skin ng bata kasi may bata na super sensitive yung skin. Kasi sa tool fabrics, iba-iba pong klase yan. Sa soft, iba-iba din klaseng soft ang meron sa soft tool. Merong soft illusion, merong soft lang, meron naman soft pero parang stiff, parang ganon. Parang, tapos, yun na yun. Meron din naman pong metallic tool. Yung metallic tool po is yung texture ng tela niya is stiff. Pero pwede po siya sa tutu dress, tutu skirt. Yan. Depende po yan sa bata or depende po yan sa mommy na gagawa, na isusuot nila dun sa baby girl nila. Yung metallic is para po siyang may glitters pero wala po siyang glitters. So, yung dalawang klase ng tool po na yan, metallic and soft illusion, is yan po yung pinakamabenta sa MCR na laging may naghahanap, laging may bumi. Pero magkaiba po sila ng texture. Pero pareho po silang flappy. Imagine, soft illusion. Soft siya, pero paano siya naging flappy? Eh, soft siya. Kasi pag soft, pag sinabi mong soft, pagsak lang ang peg niya. So yun, pareho silang flappy, pareho silang balloon tingnan after gumawa ng tutu dress. So ang tanong ng karamihan is, saan ang pinakamaganda? So mamaya, guys, papakita ko po sa inyo yung pagkakaiba ng dalawa, then yung texture ng tela. Siyempre, papakita ko din yung mga tapos ko nang ginawa na ginamit ng and soft illusion. Makikita niyo yung difference. Tsaka yung soft illusion kasi yun naman yung ginagamit sa mga photoshoot na mga mommy and then mga babies. So mamaya explain ko po sa inyo. So guys, ngayon kakain lang kami, magbe-breakfast lang kami kasama nako. Wait. Yung DIY ng tatay niya kinagat ng batang hi guys! I'm back! Andito na po ako. So, medyo natagalan akong bumalik kasi diretso lunch na din yung ginawa namin. So, ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung metallic tool and soft illusion tsaka yung soap. At makikita niyo po dito kung ano yung pagkakaiba ng tatlo. Kasi itong tatlo lang naman po talaga yung palaging ginagamit sa paggawa ng tutu dress. Okay guys, bali ito ulit, sasabihin ko po ulit na yung lahat po ng sasabihin ko ngayon is, okay, no.
sarili ko pong ito diskarte, sarili kong experience to sa paggawa ng tutu dress, tutu skirt, kung anong mas maganda at anong hindi dapat. Sabi nga nila, bawat artist is may kanya-kanyang diskarte at sariling design sa paggawa. Okay, start na tayo. Okay, mag-start po tayo sa metallic tool. Ito po yung metallic tool. Ito po yung sinasabi ko na may pagka-stiff yung kanyang texture. Ito yung sinasabi nila ng iba na hard. Pero hindi naman po siya hard. Iba po kasi yung hard tool. Ang hard tool po is hindi po siya po pwede sa DIY ng mga tutu dress. Kasi yun po ata yung ginagamit sa nilalagay nila pang ilalim ng mga malalaking gown para magmukhang bulky siya. Aside dun sa may nilalagay pa sila na isa. So, ito yung metallic tool. Ito yung isa sa mga madaming may gusto gumamit para sa paggawa ng tutu dress. Kasi, ano po siya, mabuka. Floppy po siya. Kung mapapansin nyo po, yung picture na to, ginawa ko po to for adult. Ginamit nila for event nila. Party ata yun or ano. So, kung mapapansin nyo po sa picture, ma-floppy siya, mabuka siya. Mga nasa 4 to 5 layers ang ginawa ko dyan kasi mahaba. Aside po dun sa mahaba, nag-request yung magsusuot niyan na medyo kapalan kasi nga hindi na siya maglalagay ng sapaw sa ilalim. So, kung makikita nyo po sa picture, tapos ito pong kabila is crystal tool. Halos magka-same texture lang sila ng metallic tool na to. Tapos kung mapapansin nyo, yung metallic tool is para po siyang may glitters pero wala po siyang glitters. Sobrang mabenta po talaga yung metallic tool po na yan. Sobrang mabenta po kasi talaga itong metallic tool na to sa MCR. So, ang next natin is soap illusion. Itong soap illusion naman po, syempre pag sinabi mong soap, iisipin ang iba naman, bagsak lang yung peg niya. Hindi po siya bagsak. Ma-floppy din po. Pero, floppy na soft po siya. Okay, explain. Ito po siya. Medyo manipis siya. Alam ko, ito din yung ginagamit sa wedding. Itong texture na to, yung pag naggawa ng gown, kung mapapansin nyo po, yung ginagamit nilang kulay is yung skin tone. Then, nilalagyan na nila ng mga patches ng mga leaves. Yan. So, ito siya, kung mapapansin ninyo, hindi siya ganun kabagsak. Medyo may pagka-buka siya. Lalo na pag makapal. So, pag mga pang baby, hanggang 2 layers lang ako kasi maiksi lang naman yung gagawin. So, mas nagbubuka siya. Yung ginawa kong made to order na mermaid na tutu skirt. Soap illusion po yung ginamit ko doon sa last na ginawa kong video. Soap illusion po ginawa. Kaya po kung napapansin nyo, mabuka po siya. So, ito naman, sobrang pag may nagtatanong sa akin na customers na first time na gagamit ng tool at mag-DIY, tinatanong kasi nila ako kung ano yung pinakamagandang gamitin, metallic or soap. Ang una ko pong sinasabi kung pang ilang taon po ang gagamit. Pag sinasabi po nila 1 year old or minsan binyag, ang binibigay ko po talaga agad is ito. Or tinatanong ko din kung ano po yung prepare na design ninyo. Floppy, bagsak. Pag sinabi nila naman na bagsak, hindi to ang binibigay ko. Papakita ko po mamaya yung isang soft lang. Pero yung iba po, nagsisend po sila ng sample. Pag nakikita ko na medyo floppy, kasi minsan isang tingin mo lang dun sa picture, malalaman mo na kung soap illusion or soap lang ang ginamit dun sa tutu dress na yon. So ngayon, pag nakita ko naman na soap na parang mabuka yung nasa sample nila, ito ang binibigay ko for babies.
Pero okay din naman to sa mga 5 years old. Pero ewan ko lang ha, kasi po talaga ako gumagawa ako ng tutu dress, mga tutu dress. Pag sa picture pa lang, nakikita, nalalaman ko kung metallic tool, soft illusion, or crystal ang ginamit doon sa dress na yun. Makaka-relate po nito yung gumagawa talaga ng mga tutu dress sa sinasabi ko. So, ako, ito din pala siya yung ginagamit sa mga baby. Ng mga baby, kung mapapansin nyo, search nyo po to sa Google, yung mga photoshoot ng babies na nakasuot ng mga tutu skirt na parang nakataligot na yung pet nila na kan, tapos nakasuot sila ng tutu skirt. Makikita nyo yung tutu skirt na parang patayo. Ang gamit po nila doon is soft lotion. Kasi nga sumusunod kasi talaga to eh. Pero mabilis siya magusot, mabilis din siya nga. Soft illusion is isa sa mga favorite kong gawin sa tutu dress, sa paggawa ng tutu dress or tutu skirt. 5 years old, ito, kahit 5 years old, ito din yung in-offer ko. Pero minsan, tinatanong ko kung ano yung mas prefer nila. Yung iba naman na walang idea, in-explain ko yung dalawa. So, ngayon naman, yung next ko natin is yung soft lang po. Ito, kadalasan talaga, iba, yung mga infant pa na mga babies. So guys, ito na yung soft lang. So, sobrang bagsak lang siya. Kung mapapansin ninyo sa videos, ano lang siya, bagsak lang talaga siya. So, bagsak lang din yung peg niya pag ano, pag yung outcome ng tutu dress na gagawin natin, na gamit natin. So, kung mapapansin nyo po sa screen, yan po yung soft tool na ginamit natin dyan. Ayan, kung mapapansin nyo po, ang gulo pa po ng mga gamit, yung iba mga nakabox po dun sa ilalim. So, hindi ko pa naaayos kasi pag may yung iba na sa kabilang kwarto pa. So, ito guys, ito naman, aside po dun sa mga tool na pinakita ko po kanina, yun po is, yung lapad nun is 58 inches width hanggang 70 inches width. Yun ang ginagamit ko. So, aside po doon, meron naman po ako dito na mga naka-pre-cut na. Ito naman, ang gumagamit naman po nito is yung mga mami na hindi sila marunong mag-cut ng malalapad. So, ito. So, guys, ito siya. Ito yung available ko na size. Ito siya is 100 yards. 100 yards. Yan. Pre-cut. Ang width niya ay 6 inches width. And then, ito naman po is 6 inches width by 25 yards. Then, ito naman po is 2 inches width by 25. So, ang iniisip po ng iba is ito, porque 25 yards is kakasya na sa isang skirt. Siguro po pag infant at maiksi lang ang gagawin mong tutu skirt, kakasya po siya. Pero pag talagang pang 3 years old to 5 years old pataas, hindi po ito kakasya. Hindi ka aabot. Depende pa po yan sa length ng skirt mo. Pero ito, possible po to. Pero depende pa rin po sa length na gagawin mo. So yun, kaya iniisip ng iba, nakakasya na po ito. At nakakalimutan nila na naka-pre-cut lang po. Naka-pre-cut na po ito, 6 inches width. Sa isang cut, isang kabit. Kumbaga, alam ko mga, ang isang yarda kasi is 36 inches. Sa mga nasa 900 plus inches po ito. Sa 25 yards. Okay. Meron pa palang isa na yung sinabi ko na soft siya na medyo may pagka-stiff. Pero plain color lang. Ito siya guys. Nagkakunin ko. Ito siya. Kung mapapansin niyo. Parang sobrang liwanag ng mukha ko dito. So, yun siya. Kung makikita ninyo, pero uulitin ko po, depende po sa mommy or sa mga nanay na kung ano po gusto nila para dun sa baby nila. Kasi sila po ang nakakaalam kung sensitive or okay lang gumamit ng ganon yung mga baby natin.
At yun. Okay, sana po may natutunan kayo sa paggawa ng tutu dress, kung anong dapat kunin. Okay, sa mga naghahanap po ng mga tutu ay tulle fabrics, available po siya sa MCR Fabrics and Supplies. And meron din po tayong mga tube crochet, at ang dami po naghahanap niyan. Nag-a-accept po sila ng wholesale, pati po sa tulle fabrics yung malalapat. Meron po silang wholesale, pati po sa tube crochet. At meron din po sila iba mga ribbon, mga beads, card. Nag-a-accept din po sila ng made-to-order na mga tutu dress, tutu skirt. Pero, kung gusto nyo makatipid, may mga tutorial na po ako dito sa page na to. Watch lang kayo. And I'm sure, mas madali at mas makakatipid po tayo kaysa sa magpagawa. Kasi nga naman, pag nagpagawa ka, iba ang bayad noon. Gabi na pala. So, gabi na pala, guys. Hindi ko napansin yung oras. Ang bilis ng oras, parang breakfast lang kanina. Thank you.